Ang ating butihing senador na si Ronald De La Rosa, nagbago na po ang isip at kanya na pong binago ang desisyon. Collectively, sabi niya, na hindi na po paghihintulutang humarap. Ito pong si Congressman Arnie Teves, suspendido po ito ngayon. Diyan po sa kanilang magiging pagdinig sa Committee on Peace and Order mamayang alas 10 po ng umaga. Kasi hindi po nagustuhan ito ng pamilya De Gamo at saka ng mga pamilya po ng mga biktima noong March 4, 2023 kung saan sa Pamplona Municipality, sa residence po ng kanilang gobernador na si Ruel De Gamo ay walang habas na namaril at pinaslang ang gobernador at nadamay ang 7 katao at pagkakasugat po ng 17 katao. Kaya po sa balita na ating panonoodin ngayon, binawi po nitong si Senator Bato De La Rosa ang kanyang pagpayag kay Congressman Teves na dumalo virtually sa Senate hearing ngayong araw po na ito. Alas 10 po ng umaga yan, kaya maya-maya mag-simulcast po tayo ng live ng Senate at panonoodin po natin ang sabay-sabay ang mangyayaring hearing dyan po sa Senado. Pakinggan po natin ang balita na ito, mga tol. Sa iba pang balita, binawi ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang naunan itong pahayag na makadalo virtually sa Senate hearing ang suspendidong congressman ng Negros Oriental 3rd District na si Arnolfo Teves Jr. Ngayong araw ang natakdang pagdinig ng Senate Public Order and Dangerous Drugs Committee na pinamumunuan ni Bato ukol sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel De Gamo. Ang pagbawi ni Senator Bato De La Rosa sa una nitong approval. O paglilinaw lamang, ano, hindi po yan nakatutok sa pagpatay lamang kay Governor De Gamo. Yan po ay nakatutok sa peace and order dyan po sa Negros Oriental simula po sa kasalukuyan pabalik. Ano? Particularly yung mga series of killings na nangyari po dyan since 2012. At ito po ay nag-ugat dahil meron pong mga privilege speech na isinagawa. Kaugnay din po niyan yung mga series of killings and attempted killings sa Lanao del Sur, sa Benguet, or Abra yata yun, dito po sa Pasay City, at yung mga iba't iba pa pong pagpatay sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Tatalakayin po yan sa Senado. Hindi lamang po ito nakapokus dyan po sa De Gamo case o sa Negros Oriental. Tuloy po natin, mga tol. Ay nangyari matapos tumutol sa nauna niyang pahayag ang byuda ni Governor De Gamo na si Pamplona Mayor Janice De Gamo at ng ilang senador. Ayon kay Senator Bato, kukonsultahin niya muna ang kanyang mga kasamahan sa Senado bago magkaroon ng final na desisyon. Para naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, ang withdrawal ay hindi patas dahil hindi na maririnig ng komite ang panig ng kanyang kliyente. Ayon kay Topacio, sayang ang pagkakataon dahil maraming gustong sagutin na tanong si Congressman Teves. Ayan, dalawang version, ano? Siyempre, sa party po ng mga De Gamo at mga biktima pang iba, masakit po ang katotohanan na mapapayagan ito pong si suspendidong Congressman Arnie Teves na humarap virtually dyan po sa Senate mamaya. Eh, dahil po sa ayaw ng mga nabanggit na individual, umatras na po ito pong si Senator Bato De La Rosa at hindi na po pinahintulutan si Congressman Arnie Teves to appear virtually sa nabanggit na hearing. Pero ang downside po kasi niyan, maganda sanang madinig natin ang panig nitong si Congressman Arnie Teves kahit virtual lang sana. Dahil lahat po ng babanggitin at sasabihin nitong si Arnie Teves ay magiging part ng record at malalaman po natin yung side niya. But syempre, nire-respeto naman natin yung sentiments ng mga biktima at ayaw nga po nila talaga dahil nga sila naman ay nagbigay ng oras, gastos, panahon para po umattend ngayong araw na ito dyan sa Senado kaya napaka-unfair naman daw po sa kanila. O, yan po ay pagbabalanse. Nasa sa inyo po ang perspektibo kung saan nyo po titingnan yan. Kung kayo po ba ay sentimiento ninyo, pumapanig sa pamilya De Gamo at mga biktima, definitely hindi rin kayo papayag na marinig ang panig ni Congressman Arnie Teves. Ako naman kasi, naghahanap ako ng impormasyon at katotohanan. Kung mangyayari sana na maririnig natin si Arnie Teves, kahit virtual yan, sinungaling man o kasinungalingan man ang kanyang sabihin, still,
meron siyang mga mababanggit na mga impormasyon na maaaring makatulong sa atin sa publiko para mas maging malawak ang pangunawa po natin sa mga nangyari diyan po sa Negros Oriental. Ngayon, panoorin po natin in particular yung interview kay Mayor Janice De Gamo tatlong araw ang nakalilipas kung saan madiin niya pong ikinasasama ng loob at ipinanawagan sa ating senador na si Ronald De La Rosa na huwag payagan ito pong si Congressman Arnie Tebes na humarap ngayong araw po na ito diyan po sa Senado sa pamamagitan po ng virtual appearance. Panoorin po natin ang pahayag dito at katanungan kay Mayor Janice De Gamo. Ma'am Del, ito po yung mga latest natin, no? A-attend po sa Senate hearing si Secretary Remulla, and we also learned na online mag-a-appear din po si Congressman. Ito ha, tapos na po ito. Malinaw na po. Binabalikan lamang po natin ito for informations na kung ano ang kadahilanan bakit bumawi si Senator Ronald De La Rosa. Ito po ay dahil sa sentimiento ng pamilya, in particular nitong si Mayor Janice De Gamo. Na Tevez, kumusta po ang inyong sentimiento about this, ma'am? Well, I find that very unfair po. Lahat kami, we will be joining physically. We will be attending. Mag-a-attend lahat ng mga, yung families ng mga victims. Some of them will be present. They spent time, money, effort to be there. Ba't naman papayagan yung fugitive na tumatago, hindi magpakita, pero papayagan. For the record lang din, i-correct natin yung statement, ano, hindi po fugitive itong si Congressman Arnie Tebes, o baka magalit kayo sa akin. Ang sa atin lamang kung ano yung totoo. Si Arnie Tebes suspendido, pero hindi pa po siya fugitive kasi wala pa naman pong kaso sa korte. Parang kay Bantag noon, di ba? Hindi natin tinatawag na fugitive si Bantag dahil nga nung panahon na yun, wala pang kaso sa korte. Kaya ngayon naman, dahil may kaso na siya sa korte, fugitive na si Gerald Bantag. Ito pong si Congressman Arnie Tebes, nagtatago, pero hindi po siya fugitive. Magkaiba po kasi ang nagtatago sa fugitive. Pag sinabing fugitive kasi, takas sa batas. Hindi pa po takas sa batas at this time, ito pong si Congressman Arnie Tebes. Tuloy po natin ang pahayag itong si Mayor De Gamo. Payagang mag-zoom. Hindi po ba napaka-unfair naman yata niyan? He has to be physically present po if he wants to be heard just like us. We have been waiting for so long bago pa itong Senate investigation for the governor's death. Before that, meron ng Senate resolution na hindi natuloy. Naghintay kami. Now that it is our chance to be able to be at the halls of the Senate so that we can air out our concern. Someone who is considered mastermind and fugitive, staying away, hiding from the law, will be allowed po, really, to participate in the Senate hearing na virtually. He has to come home po. That is a very cowardly act po. Hindi siya uuwi. Magpapaano lang siya ng virtual, eh kami nga, gagastos po kami ng aming oras. O, kaugnay niyang pagtatago nitong si suspendidong Congressman Arnie Tebes, eh may mga informations po na nare-receive ang ating otoridad na ito daw po ay nasa Cambodia. Unfortunately, ang Cambodia po ay wala pong extradition treaty ang bansa po natin dyan. Kaya kung mangyayari na magkaroon po ng warrant of arrest, eventually ito pong si Arnie Tebes, wala pong obligations ang Cambodia para arestuhin ito at ibalik dito po sa ating bansa. Ang the most na magagawa po ng ating bansa sa kasalukuyan ay to issue blue notice. Ang ibig sabihin po ng blue notice, ito po yung kaparaanan sa International Criminal Police Organization or Interpol na kumuha po ng mga additional informations sa mga taong undergoing investigations. Yan po kasi ang katotohanan ngayon. Ito pong si Arnie Tebes is subject for investigations. Wala pa po siyang kaso. Kaya nga nililinaw po natin for informations. Ano? Kung sa tingin ninyo, fugitive siya, so be it. Pero bilang criminologist at dito sa ating live streaming, we will not identify for now itong si Arnie Tebes as fugitive. More much better siguro sabihin na lang natin he is hiding sa ating mga authorities.
but not necessarily a fugitive from the law. Magkaiba po kasi yung parte na yan, ano? Okay? Kaya pagkatapos po ng blue notice na yan, ang magagawa po ng mga bansa kung saan members po ng Interpol, baka naman hindi sa Cambodia nagtatago itong si Arnie Tebes, ay paglilinaw lang din ha, kaya siya nagtatago para sa kanyang kaligtasan. Yan po ang dahilan nitong si Arnie Tebes. Going back, kung mga bansa ay miyembro po ng Interpol, magsesend po tayo ng blue notice, di ba? Merong tinatawag na I-Link and I-24/7 sa Interpol sa pamamagitan po ng communications na yan. Malalaman po ng mga member countries na meron pong isang tao na nagngangalang Arnie Tebes na subject for investigations at baka ito ay nasa kanila. At ang katungkulan ng mga nabanggit na bansa ay ipaalam din sa atin kung nasa kanila nagtatago o kumukuha ng proteksyon itong tao na si Arnie Tebes. Ganyan po yung proseso. Pero kung makakasuha na po siya sa korte, maisampa na po yung informations. Kasi ang illegal possession of firearms and explosives ay nasa prosecutorial level pa lamang. Ito po ay undergoing preliminary investigation, saka po yung regular filing na isinampa po ni Attorney Baligod, ng series of killings noong 2019. Preliminary investigations pa lang din po iyon. Wala pa pong probable cause, kaya hindi pa po ito naiakyat sa korte. Okay? Pagka naiakyat na po sa korte at katulad ng kay Bantag, nalabasan ng warrant of arrest, and that is the time na tatawagin na po nating fugitive from justice ito pong si Congressman Arnie Tebes. At that is the time also na pwede pong mag-issue na ang ating bansa ng red notice. Ang red notice naman po, ginagawa po ito kapag ka meron na pong wanted person na nagtatago sa mga member countries ng Interpol at katungkulan ng mga member countries na yan kung sa kanila nagtatago, nahulihin ang nabanggit na nagtatagong individual at i-turn over po ito sa ating authority. Ganyan po ang proseso, ano? Kaya mahaba-haba pa po itong pagdadaanan na proseso. Ang mahalaga ngayon sa mangyayaring hearing mamaya dyan po sa Senado, eh madidinig po natin ang versyon ng mga biktima. Marami po kasi tayong hindi alam. Katulad po nung sinasabi nitong si Mayor Cezanne Pritz H. Diaz ng Siaton, dyan po sa Negros Oriental. Ang sinasabi niya, marami siyang pwedeng i-divulge na information sa publiko pero hindi niya muna sinabi sa kanyang live streaming dahil baka nga matanong ito sa Senado at syempre binibigyan niya rin ng daan na makapagsalita una itong si Mayor Janice Degamo. Kumbaga sa pelikula, ang actress itong si Mayor Janice Degamo tapos supporting actress na actor na lamang ito pong si Mayor Pritz Diaz. Ganyan po yung mga ine-expect natin mamaya, ano? At saka inuulit ko po, ano, baka kasi akalain ninyo ang focus po ng hearing ay sa Negros Oriental lamang, hindi po. Maaaring mas maraming mga katanungan na mangyari sa Negros Oriental dahil napakaraming patayan ang nangyari dyan. Pero sigurado may mga matatanong din na mga resource person sa nangyari sa Lanao, sa nangyari sa Abra, sa nangyari sa Batangas, sa nangyari sa Pasay. Ang Philippine National Police most likely magsasalita po dyan, ang NBI at iba pang mga resource person. Kaya ilang oras na lamang ang inaantay natin, mahigit sa isang oras na lamang at mapapanood na po natin ng live mamaya ang magiging hearing na yan ng Senado na pangungunahan nga po nito pong si Senator Ronald De La Rosa. O ayan lamang muna.